At sa unang panel interview sessions with presidential candidates, isasalang po natin dating National Security Advisor, dating Defense Secretary Norberto Gonzales dito sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Sa kanyang opening statement, Secretary Gonzales, paano mo po iaahon ang Pilipinas sa mga hamon at krisis na hinaharap ngayon, Secretary? Talaga napakarami tayong hinaharap na mga krisis. Kaya siguro pagtutunan lang natin ang pansin, una-una, ibalik ang hanap buhay sa ating mga kababayan. Kaya pinaplano natin na tingnan natin kaagad ang ating policy when it comes to triggering economic growth in the country. Dati-dati, ang nakakagawian natin, ang inaasahan natin magpapaunlad ng ekonomiya natin ay ilang mga negosyante lamang yung malalaki. Ang gagawin natin, ikakalat natin yan sa higit na nakakarami nating mamamayan. Yan ay bahagi na rin ng tendency sa buong daigdig na mag-create ng sariling hanap buhay. Kasi kung walang mapasukan, gumawa ng sariling hanap buhay. Kaya ang una kong gagawin, gagawa tayo ng isang malaking pondo para bigyan ng kapital ang maraming nating mga mamamayan na nais maghanap buhay. Alam natin na maraming hindi nagtitiwala sa kanila. Kaya lalagyan natin ng garantiya yung pondo na yan. Kung kinakatakot nila na hindi makakabayad ang ating mga mamamayan na gustong maghanap buhay, gagarantiyahan ng gobyerno yan. Gobyerno ang magbabayad. Yan ang isa sa mga nakikita ko na dapat nating tingnan. Pangalawa, bagamat hindi na natin nahahalata kung babalik o hindi ang pandemya, dapat tayo ay naghahandang mabuti. Itataas natin ang immune system ng ating mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang pagkain at sapat na pagkain para sa lahat ng ating mamamayan. Kaya itutulak natin ang ating agricultural sector. Ang Department of Agriculture, talagang tututukan natin na gusto para ipatupad yung pagpaparami ng supply ng pagkain na kakailanganin ng ating mga mamamayan. Pag-aaralan din natin mabuti kung anong nararapat na gawin para sa ating mga kabataan. Palagay ko, yan ang mga tatlong una na nating gagawin kagad-agad. Katatapos lamang itong selebrasyon natin sa Labor Day. Yung datos po, sinasabing tatlong taon na po, pero wala pa ring minimum wage increase, lalo na yung mga desisyon mula sa ating mga tinatawag na Regional Wage Board. Ang tanong ko po, kayo, kung kayo presidente, ano ang maaari inyong maging intervention hinggil dito? Dahil sa marami pong nangyari na ha, sa nakalipas na tatlong taon para sa ating mga manggagawa, Secretary Gonzales, sir. Alam nyo, hindi basta-basta tayo mag-wage increase. Depende yan sa takbo ng ating ekonomiya. Kaya depende kung makikita natin na kaya nang i-absorb ng ekonomiya ang pagtataas ng wage increase. Siyempre, yan ang kauna-unahan nating prioridad. Pero huwag naman na basta lang tayo mag-wage increase, baka buwagsak naman ng ekonomiya. Hindi po pwede yung ganyan. Pag-aaralan natin mabuti yan. Okay. Maraming salamat, Secretary Gonzales. Si Rico Hizo ng CNN Philippines, may katanungan din po sa inyo. Si Rico, go ahead. Secretary Gonzales, tungkol po ito sa inyong opening statement. No? Sinabi po ninyo, ibabalik nyo ang hanap buhay, ipapaunlad ng ekonomiya, at magtatayo kayo ng isang government guaranteed fund. Secretary Gonzales, ang laki-laki ng ating utang sa mga international and local borrowers. Mahigit ng 12 trillion pesos na po ito. Saan niyo po kukunin itong puhunan na ito at paano niyo po igagarantee itong fund para sa ating mga entrepreneurs and businessmen? Alam niyo, nangutang nga tayo kung ano-ano mga bagay. Pero ito pinaka-importante palagay ko ito at napakahalaga sa ating mga kababayan na magkaroon ng hanap buhay. Chicken and egg situation yan eh. Ano uunahin natin? Kailangan bigyan talaga natin ng pagkakataon ng ating maraming kababayan ay talagang makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Huwag natin isabihin na yung mga marami lang kapital ang nararapat na magpalago ng ating ekonomiya. Pagtiwalaan natin ang ating mga kababayan. Alam ko marami tayong utang. Ano ngayon? Di ba utang pa tayo ng konti kung may magtitiwala kung kinakailangan. Ang importante, buhayin ang ekonomiya na ang talagang nagdadala ng ekonomiya. Iwasan natin na ilang tao lamang ang magsasabi na sila lang ang nagpapaunlad ng ating ekonomiya. Dapat ang nakakarami nating mamamayan, dumamay sila
sumali sila. At tayong gobyerno naman, tayo ay tutulong. Bubuksan natin ang kapital kung kinakailangan. Kaysa pumunta sa 5-6 yung ating mga maliliit na mga kababayan dito sa atin. At kaya ko nga sinasabing magkaroon ng sovereign guarantee. Kasi totoo naman na meron tayo mga pondo na pinauutang sa ating mga kababayan. Pero katakot-takot ang requirements. Ano ibig sabihin niyan? Walang tiwala sa ating mga maliliit na mamamayan. Ako sinusolve ko yung problema na yan. Kung ayaw niyo magtiwala, gagarantyahan ng gobyerno. Importante, matrigger natin yung entrepreneurial spirit ng ating mga kababayan. Sinasabi po talaga nila, no, para umunlad ang ating ekonomiya, kailangan talaga natin ng inclusive growth, no, yes, sa ating ekonomiya at palaguhin ang ating mga ang entrepreneurial spirit. So, Secretary Gonzales, kung magiging presidente kayo, tuloy-tuloy pa rin ang pangungutang sa ating mga international local borrowers at gaano po kalaki itong sovereign fund na pinag-uusapan ninyo? Gaano po kalaki? In the billions of dollars, in the trillions of dollars, para po mapahiram natin ang ating mga entrepreneurs para mapalago ang kanilang mga negosyo. Ako naman ay, ang i-state ko dito sa inyo ay fundamental policy. Kung ano ang direksyon ang gagawin natin. Yung mga detalyeng ganyan, what are we in power for if we cannot get the best experts who will give us the necessary advice, pagbabalanse, o ilang bilyon ba kaya natin utangin ngayon? Simula tayo dyan. Kung sinabi lang 100 billion niya, sige. Titignan natin, ibabalanse natin. Hindi naman tayo basta susubo na lang at para tayo gumagastos na hindi natin iniisip kung saan pupunta yan. Po natin, no, Secretary, ng mga credible finance managers and economic team to be able to borrow, no, from our international borrowers, kagaya ng International Monetary Fund, ng World Bank, at saka Asian Development Bank. Napaisip na ba ninyo kung kayo magiging presidente, kung sino ang maging economic team ninyo? Because the economic team is very important to be able to attract these international borrowers and international investors if you become president of the Philippine Republic. Sikreto ko sana to eh. Pakisabi na po ninyo, Secretary Gonzales, kalaman-laman po natin. Alam mo, ang plano namin, hindi natin masyadong iistorbuhin ang ating birokrasya. Mm. Kaya sa simula, yung mga, ako, 10 taon ako dyan eh, nakita natin na hindi dapat basta-basta ginagalaw ang birokrasya. Ang tatanggalin lang natin yung mga political appointees. Siyempre, papalitan mo yan, pero dahan-dahan yan. Yung mga nakalubog sa birokrasya natin na talagang mga eksperto, nahandyan yan. At itutuloy natin ang kanilang serbisyo sa simula hanggang dahan-dahan natin nakikita kung paano natin papalitan ng isa-isa ang mga personalidad na dapat palitan. Kaya hindi dapat mangangamba ang ating mga financial institutions kasi ang mga mukhang makikita nila sa simula ay familiar sa kanila. Mm. So, Bombo Elmer, no, isa pang follow-up kay Secretary Gonzales. Go ahead. Alam niyo po, kailangan po to attract foreign investors into the Philippines, no? I mean, if you compare us to the rest of Southeast Asia, napakababa po ng ating foreign direct investments compared to our Southeast Asian neighbors. At ang problema rin po, na ayaw pong pumasok ang mga foreign investors dito sa ating bansa ay yung ease of doing business. Mahirap pa rin pumasok. Ang dami pong mga papeles ang kailangan, you know, mga government permits. What will you do if you are president to basically attract foreign investors and to have ease of doing business sa ating bansa to make it easier for them to enter and to invest in the country? Hindi lang sa mga foreign investors. Talaga pati natin sarili mga kababayan nating negosyante, katakot-takot ng reklamo, sa katakot-takot na hinihingi natin mga papeles. Kaya nga, sa level ng policy, ang sinasabi ko, let's restore the element of trust. Wala kasi tayong tiwala, kaya katakot-takot yung papeles na iniimbita. Palibasa, maraming magnanakaw dito sa atin. Akala natin, ina-assume natin, lahat magnanakaw. Napakahirap nakawan ng magnanakaw. Yan ang problema dito sa atin. We will have to get out of this thinking. We need to trust our fellow Filipinos. We need to trust foreign investors. At this level naman, kunyari ako, National Security Advisor akong dati. Alam ko naman kung sinong foreigner ang alam natin makasisira sa ating national security. Yun lang naman ang mga
tinitingnan natin. Otherwise, free, open. At we will make it as simple as possible. Yun ang sign na tayo ay pumupunta sa pagiging first world eh. When we are simple, transparent, hindi mo na kailangan ng katakot-takot ng abogado para isuri yung mga papeles mo. Simple, quick. Gagawin natin yan. Kaya alisin natin yung level ng mistrust. Alright. Wag, at saka monopoly. Dapat wag manggagaling sa isang bansa lang. Alright, thank you, Rico. Ano, si Bombo Jane ng Bombo Radio Philippines, may question yun kay Secretary Gonzales. Go ahead, Bombo Jane. Alright, Secretary Gonzales, napapansin namin no, na sa isinasagawang vaccination drive ng gobyerno ay tila nawawalan ng gana na magpa-booster shots ang ating mga kababayan. Sa latest data ng Department of Health, nasa higit 14 million pa ang nag-avail ng booster shot. So kung kayo ang maging presidente ng bansa, ano pa kaya ang diskarte ang maaari ninyong gawin, Secretary Gonzales, sir? Alam nyo, madaling magtiwala ang ating mga mamamayan sa pamahalaan. Depende yan kung ano yung impormasyon na ibinibigay mo eh. Sa ngayon kasi, huwag nating i-judge yung taong bayan natin na medyo hindi nila napapansin yung ng booster shots. Kasi libang na libang tayo sa entertainment ng politika ngayon eh. Eh pagka ako na ang presidente, wala na yung campaign. Ipo-focus talaga natin ang pagbibigay ng tamang impormasyon. Naniniwala ako at nakikita ko yan. Napakadaling kumbinsin ang ating taong bayan kapag hindi ka nagsisinungaling. Pagkakatotohanan ang sasabihin mo, makikinig ang taong bayan. Wala akong worry dyan. Sa booster shots, alam ko pipilahin yan. Okay. Secretary, sang-ayon ba kayo na kasama ang booster shots sa requirement ng isang fully vaccinated? Ay, yan ang sinasabi ng ating mga scientists. Huwag naman natin silang palitan. Kung ang ating mga expert yan ang sinasabi, abay, pagtiwalaan natin sila. Sila nakakaintindi niyan eh. Ako, kung kailangan ako magpa-booster shot ulit, iniintay ko kayong doktor ko, ayaw pa ako sabihan eh. Kung kailangan ng booster shot, okay. Alright. Alright, do you have any follow-up question na, Bombo Jane? Gusto ko lang itanong kay Secretary Gonzales, Bombwell Mark, kung sang-ayon din ba siya o kailangan ba maging mandatory ang vaccination, Secretary? Alam mo, yan ang alam mo problema yan. Ang nagbibigay ng mga mandatory, mga police state, nasa demokrasya tayo at napakadali naman kausapin ng ating mga kababayan eh. Alam mo, mas epektibo yung kinukumbinsin mo at ipinapaunawa mo kung bakit kaysa bigla mo na lang uutusan. Oh, hindi tama 'yon.